protesta sa tapat ng opisina ng Department of Budget and Management ang ilang public school teachers kaugnay sa pagbili ng gobyerno ng mga mabagal at mahal na laptops. Yan ang Headline Pilipinas ni Joyce Balancho. Joyce? Yes, Johnson, nais nga ng mga gurong miyembro ng Alliance of Concerned Teachers na may managot sa naganap na pagbili ng procurement service ng Department of Budget and Management o BSDBM na mga mabagal at mahal na laptops para sa public school teachers. Kaya naman, sumugod sa tanggapan ang mga taga-act para iprotesta ang naganap na procurement. Ayon kay Mina Vivar, ang Vice President ng ACT NCR North Cluster, hindi sapat para sa kanila ang naiisip na solusyon ng DepEd na gamitin ang warranty ng laptops para ma-upgrade ang mga ito o di kaya mapalitan. Tingin nila, band-aid solutions lamang ito sa palpak na pagkakabili ng gadget. Anila kung nais ng gobyerno na mabigyan ang kalidad na edukasyon ng mga kabataan, dapat ibinibigay ang tamang mga gamit at hindi anya ang mga palyado na laptop. Nananawagan rin sila sa DepEd na kung paglalaanan muli ng pondo ang dagdag na learning materials para sa mga guro, dapat sana ay may kinatawan ang mga guro na makapagbibigay ng payo o gabay sa tama at nararapat na gadgets na kailangan nila. Nakikiusap rin sila na sana itanggalin na ang korupsyon sa mga henso ng gobyerno na bumibili ng gamit ng mga guro at wag na sanang haluan ng anumang personal na interes ang procurement process para sa sektor ng edukasyon. Johnson. Maraming salamat, Joyce Balancho. Hindi rin kontento ang Teachers Dignity Coalition sa plano ng Department of Education na ipagawa na lang ang mga inireklamong mabagal na laptop na inisyo ng ilang guro. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Benjo Basas, National Chairperson ng grupo, na kahit ipagawa pa ang mga laptop o palitan man ay hindi pa rin ito sapat. Giit ni Basas, kailangang imbestigahan pa rin mabuti kung may dapat managot sa pagbili ng mga sinasabing overpriced pero outdated ng mga laptop. Napaka-importante talaga no, na magkaroon talaga dito ng impartial at malalimang investigation. And mawawala yan no, kapag nakita natin no, doon sa proseso ng investigation. No, either mapatutunayan natin na meron talaga or makiklear natin yung ilang mga personalidad o ilang mga ahensya. Samantala, nangako naman ang Department of Education na tututukan nila ang issue at aalamin ang tunay na nangyari sa pagbili ng mga sinasabing overpriced na laptop. Ayon kay DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, hinihintay na lang nila ang kaukulang mga dokumento para masagot ang naturang issue sa Commission on Audit. To be honest with you, ma'am, it would be very easy for us to say it's the previous admin kasi wala kami dyan. But really, it's really the institution, Department of Education talaga yan. So even if it was the previous admin, we have to respond to COA. We have to address all these issues.